Kayo po ang siyang katugunan sa lahat ng aming mga panalangin at ang promise po ninyo, whatever we ask in your name, Lord Jesus Christ, it shall be given to us by our Heavenly Father. Kaya maraming salamat po at sa aming pagpapatuloy, sa aming gawaing pagsamba, patuloy na samahan po ninyo kami at Lord, patuloy na bigyan po ninyo kami ng kaunawaan. Bigyan po ninyo kami ng kaalaman at higit sa lahat, Panginoon, mas lalo pa po ninyong papagtibayin ang aming pananampalataya sa inyo. Although merong mga struggles sa aming buhay, merong mga areas of concerns po kami, Lord God, iyan po ay patuloy po naming ine-entra sa inyo. Maraming salamat and Holy Spirit, we just thank you for your presence. We just thank you for being our great teacher this morning. Thank you for giving us revelation knowledge, wisdom, insight from your word, O God. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So we started the series last Sunday. It's entitled, When Life Doesn't Make Sense. Ganun naman talaga minsan ang buhay, it doesn't make sense, no? At ang naging first topic natin ay yung in-address natin yung question na, does God care? Ang Diyos nga ba ay tunay na nag-aalala o nagmamalasakit sa akin? So, kung hindi po ninyo napakinggan yung ating first topic, wala kayo last Sunday, pwede niyong buksan yung ating FB page, no? Jesus Christ, Pillar and Foundation of True Church, at pwede po ninyong balikan. So, actually, maganda itong ano, no? Maganda itong Book of Habakkuk, at nabanggit ko nga sa inyo, kung etong taong to, propeta na, ay meron pa rin siyang mga katanungan sa Diyos, how much more we? Tama ba yun? Gaano pa kaya tayo? No? Eto, propeta na to. We consider him as spiritual giant. So pag sinabi nating spiritual giant, talaga namang ang pananampalataya niyan ay hindi na basta-basta because they parang talk parang face-to-face, no? Although hindi naman talaga face-to-face, kundi talagang directly ay kinakausap sila ng ating Panginoon. But even yung mga kinukonsider nating mga spiritual giants, meron din silang mga katanungan sa buhay, no? At ito pong dinidiscuss po natin dito po sa lesson na to from Habakkuk. These are the three greatest questions, no, of mankind. Hindi lang tayo yung nagtatanong nito, hindi lang Pilipino, kundi talagang it's a universal question. Tinatanong ito ng bawat tao, no, bawat lahi, no, bawat anong tawag dito, bawat henerasyon na nabubuhay dito sa mundo, nagiging katanungan siya. No, so yun yung ating first topic. So tayo po ay darako sa ating scripture. Habakkuk chapter 1 verse 12 hanggang verse 5 ng chapter 2. Okay, simulan po nating basahin. Pwedeng basa po, sama-sama po tayo mag-basa, no, para hindi tayo mainip, para hindi tayo makatulog. Okay? So let's read verse 12. Are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We will not die. You, O Lord, have appointed them to judge, and you, O Rock, have established them to correct. Your eyes are too pure to approve evil, and you cannot look on wickedness with favor. Why do you look with favor on those who deal treacherously? Why are you silent when the wicked swallow up those more righteous than they? Why have you made men like the fish of the sea, like creeping things without a ruler over them? Therefore they rejoice and are glad. The Chaldeans bring all of them up with a hook, drag them away with their net, and gather them together in their fishing net. Therefore they rejoice and are glad. Therefore they offer a sacrifice to their net and burn incense to their fishing net. Because thou these things, their catch is large and their food is plentiful, will they therefore empty their net and continually slay nations without sparing? I will stand on my guard post and station myself on the rampart, and I will keep watch to see what he will speak to me and how I may reply when I am reproved.
Then the Lord answered me and said, record the vision, inscribe it on tablets, that the one who reads it may run. For the vision is yet for the appointed time, it hastens toward the goal, and it will not fail. Though it tarries, wait for it, for it will certainly come, it will not delay. Behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by his faith. Furthermore, wine betrays the haughty man, so that he does not stay at home. He enlarges his appetite like Sheol, and he is like death, never satisfied. He also gathers to himself all nations and collects to himself all people. Actually, mga kapatid, ito yung second complaint. Diba yung last Sunday, yun yung first complaint ni Prophet Habakkuk. Ang complaint niya doon ay, bakit hindi mo tinutugon ang aking panalangin? Kaya nga, di ba, na-raise yung question, does God really care? Kasi if God really cares, why He is not answering our prayers? Bakit hindi niya tinutugon? Sabi ni Habakkuk, ang complaint niya, ang reklamo niya, Panginoon, bakit hindi mo tinutugon ang aking panalangin? Ang tagal ko nang ipinapanalangin itong bagay na to. At hindi lang yon, sabi niya, bakit ipinapakita mo sa akin yung kasamaang nangyayari dun sa iyong bayan? At dun sa tanong na yon, dun sa complaint na yon, he was answered by the Lord. No? Sinagot siya ng Panginoon. Sabi niya, dinirinig ko ang iyong panalangin, and it's just a matter of time, no? It's just a matter of time para mabigyan ng manifestation or mag-materialize ang inyong mga panalangin. So, ganun ang buhay. Amen po yan, mga kapatid. Nakaka-relate po tayo. So, meron tayong mga panalangin na, kasi hindi naman genie ang Diyos na parang kaskasin mo lang yung lamp. Diba, lalabas na yung genie. Lalabas na yung genie. And then, sasabihin niya, name your three wishes. Hindi ganun ang Panginoon. Hindi natin maintindihan, diba, bakit hindi kaagad-agad sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. So, siguro, pagdating natin sa langit, tanong natin yun kay Lord. Lord, bakit pag nanalangin ako, hindi mo kagad tinutugon yung aking... Bakit ang tagal ng answer? Diba? So, ngayon po, mga kapatid, ang second topic is entitled... Sabi-sabi po natin basahin, is God, no? Is God fair? Patas ba ang Diyos? Parehas ba siya? No, ito po ay madalas na tanong ng marami. Is God fair? Diba? Sabi ko nga sa inyo, it's a universal question, and parang that leads to another question, nagiging tanong din po ng marami, na kung fair ang God, kung patas ang Diyos, kung parehas ang Diyos, then why do bad things happen to good people? Ewan ko kung natatandaan pa ninyo yung case ni Given Grace Sibanico, a pastor's daughter that was raped dun sa UPLB. Diba? Ano yun? Christian yun. At yung pangalan pa niya na Given Grace, diba? It was taken from the grace of God. Parang kapangalan mo, Grace, diba? The grace of God. Biyaya ng Panginoon. So, kung ikaw ay isang Kristiyano at medyo hindi ka matibay-tibay, di ba? Then magkakaroon ka ng doubts dun sa fairness of God. Hindi lang magiging tanong mo yung does God really care, kundi ang magiging next question mo is God fair? If God is fair, kung ang Diyos ay patas, bakit nangyayari yung mga masasamang bagay dun sa mga mabubuting tao? Why do the righteous suffer? Diba? Why do the righteous suffer and the wicked prosper? So yun po isang malaking katanungan. If God is fair, bakit merong mga ama ng tahanan na nagsusumika para sa kanilang pamilya
no, mga mabubuting ama ng tahanan, nagsusumikap, di ba? Halos magpakamatay dun sa pagtatrabaho para lamang itaguyod yung kanilang pamilya. At pagkatapos nun, mawawalan pa ng ano? Mawawalan pa ng hanap buhay. Di ba? Samantalang ang daming mga drug lord, di ba, na nasa kanilang mga bahay lang, pakuya-kuya-koy, di ba, umiinom ng imported na cognac, imported na alak, at namumulutan ng napakasarap na pagkain. Di ba? Is God really fair? So, yun ay mga tanong, mga kapatid, na kung saan, minsan na we question the Lord. At hindi naman masama, okay, hindi kasalanan na magtanong sa Panginoon. Kasi tayo ay mga, anong tao dito? Meron tayong mga limitasyon. Hindi tayo kagaya ng Diyos na yung merong siyang ano, finite, infinite. Walang katapusan. Ano ba? Finite, infinite. Infinite. Diba? So tayo, yung ating mind, it's... meron siyang limitation. Hindi natin alam lahat ng bagay. Okay, so it's not wrong and it's not sinful to question God. Diba? So Lord, bakit nangyayari itong lahat ng bagay na ito? Lord, are you fair? Diba? Bakit yung katrabaho ko? Diba? Na ang mukhang bisugo, pero ang gwapo-gwapo ng boyfriend. Ang gwapo-gwapo ng boyfriend, tapos two-timer pa, mukha na nga ang bisugo, ang gwapo pa ng boyfriend, tapos two-timer pa. Samantalang ako, di ba? Lord, maganda naman ako. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin ako? So, parang weak question. Lord, are you fair? Patas ka nga ba? Bakit ganon? Di ba? Lord, bakit? So, meron tayong mga question. Halos, Lord, magpakamatay ako sa katatrabaho, pero wala pa rin. Di ba? Pulos kayod. Wala namang matuka. So, we parang somehow question yung fairness of God. So ito po ay tanong, no? Naging tanong din ito, yung actually yung tanong ni Habakkuk on this second complaint, no? At ito po yung ating kung inyo pong mamarapatin, ito po yung ating titignan, no? I-contextualize natin dun sa panahon ni Habakkuk, and then saka natin siya bibigyan ng application dun sa ating mga buhay. So, tingnan natin yung second complaint na itong si Habakkuk na, is God really fair? Patas ba talaga ang Panginoon? Okay, so yung complaint niya is, sabi niya, how can God use the Babylonians to punish His people? No? Paano nangyari, or paano mo ginagawa, Panginoon, na gagamitin mo yung Babylonians, okay, para parusahan ang iyong bayan? Ang sinasabi niya, yes, merong problema dun sa people of God. Kasi that time, di ba, binanggit ko na sa inyo yung background niya, that time, yung people of God, itong Judah, they were backslidden. No, nag-backslide sila. Kaya nga, yun yung nakikita ni Prophet Habakkuk. So, ang sabi ng Diyos sa kanya, they will be judged for their sins. Kaya lang, ang hindi ma-reconcile ngayon, no, after nasabihin ng Diyos kay Habakkuk na ang gagamitin niya to judge his people are the people of Babylon, hindi niya ma-reconcile yun dun sa kanyang isipan na bakit etong of all the people, of all na parang pwedeng gawin ng Panginoon, bakit etong mga Babylonian pa ang gagamitin niya to judge the people of God? Okay? So yun yung kanyang question. At meron siyang tatlong bagay in mind kung bakit hindi niya ma-reconcile etong sinasabi ng Diyos sa kanya na gagamitin niya yung Babylonian army para i-judge yung kanyang bayan. Now, tingnan natin yung verse 12 and 13. Okay, balikan po natin yung 12 and 13. Sabi niya, O Lord, my God, my Holy One, you who are eternal. No? Parang sinasabi lang niya rito na, God, you are sovereign. Ikaw ay makapangyarihan, no? And you control, parang merong kang kakayanan to control the affairs of man.
Ibig sabihin, kontrolado mo yung mga pangyayari dito sa mundo. You are eternal. You are sovereign. Surely, sabi niya, you do not plan to wipe us out. Hindi mo naman siguro pinlano na parang, anong tawag dito? Palisin? Ano? Wipe out. Parang, walisin. Parang ganun. Walisin kami. Diba? Ubusin. Annihilate. Assassinate. Parang ganun. Diba? O Lord, sabi niya, our rock, you have sent, sabi niya, these Babylonians, anyway, I'm reading na from the NLT version, ano? You have sent these Babylonians to correct us. Para ituwid. Para itama kami. To punish us, sabi niya, for many sins. Verse 13, but you are pure, sabi niya, and cannot stand the sight of evil. Ibig sabihin, you are holy. At parang hindi mo kinukonsente yung kasamaan. Hindi ka natutuwa na tignan yung kasamaan. Okay? Will you wink, sabi niya, at their treachery? Parang kikindat ka lang ba habang etong mga taong ito ay gumagawa ng kasamaan? So first, sinasabi niya, Lord, you are sovereign. Pangalawa, you are holy. You cannot look on evil. At eto, yung hindi ko maintindihan. Sabi niya, yung last part, should you be silent while the wicked swallow up people more righteous than they? Sabi niya, wala ka man lang bang gagawin habang ang masasama ay inuubos o pinagpipiestahan yung mga tao na mas matuwid kaysa sa kanila. Sometimes, mga kapatid, we question the fairness of God kapag inihahambing natin ang ating mga sarili sa ibang tao. Tama? Just like yung example ko kanina, compare dun sa mukhang bisugo na katrabaho mo, mas maganda ka. Pero bakit siya ang gwapo ng boy? Meron mga ganon. Kaya magtataka ka. Di ba? Naglalakad. Uy, parang hindi ano. Hindi bagay. Hindi ko yata magets. Di ba? So, kinukumpare natin yung ating sarili sa iba, sinasabi natin, Panginoon, kumpara naman dito sa taong ito, mas mabuti naman ako kesa sa kanila. Now, comparing ourselves to other people, then sasabihin natin, iko-compare na rin natin kung ano yung nangyayari sa ating buhay. Bakit ako, ganito yung nararanasan ko, bakit siya ganon? At kapag yung thoughts na yun, mga kapatid, naglinger dun sa ating isipan, at hindi natin parang inilay down sa Panginoon at hiningi yung sagot sa Kanya, ang tendency nun, we will question or we will doubt the goodness of God. At simula na yun, di ba, kung ano yung nangyayari dun sa ating puso at saka dun sa ating isipan, magmamanifest na yun. Unti-unti ka nang nawawalan ng gana nun sa iyong relationship sa Panginoon. Kapag nawalan ka na ng gana dun sa iyong relationship sa Panginoon, unti-unti ka na rin nawawala dun sa simbahan, nawawala ka na dun sa affairs, activities ng church, because there's really something na nangyayari dun sa loob mo. Because you have begun to question the goodness and the love of God for you. Baka mauwi pa ngayon dun sa sasabi mo na, palagay ko, hindi naman totoo merong Diyos. Di ba? Nangyayari po yan sa inyo? Naisip nyo ba yon? O hindi? Hindi naman. Ako lang. Assumption ko lang yon. Nakaka-relate po tayo? So, nag-start yun dun sa mind. Kaya nga, di ba? So, meron ko, kumusta ka na, kapatid? Okay lang. Pero inwardly, dun sa loob mo, meron ng mga nangyayari. Meron ng mga pag-aalilan. Meron ng mga questions about God. Kakaroon na tayo ng doubts.
at nagkakaroon na tayo ng bitterness towards God and towards life. Amen? Nagiging ano ka na, masungit ka na, hindi ka na makausap ng matino, di ba? Ang buhay mo nun ay doom and gloom. Anong tawag dito? Yung parang yung masamang panahon, di ba? Madilim. Makulimlim. Tingnan natin ang katabi natin. Ano ba siya? Madilim, makulimlim, o ano? Anong tawag doon sa ganon? Maaliwalas. Okay. So wala naman. Wala namang mga wala dito noon. In case, di ba? Kasi hindi pa naman tapos ang buhay, and from time to time, parang para tayong mga, alam niyo yon, siso, minsan parang ganun, taas, baba, di ba? So, sabi niya, hindi ko ma-reconcile yun. Sabi nitong si Habakuk, why? Mananahimik ka lang ba habang yung mga masasama ay pinagpipiestahan, di ba? Pinahihirapan yung mga taong mas mabuti kaysa sa kanila. Mananahimik ka lang ba habang yung mga righteous ay nagsasuffer tapos yung mga wicked nagpa-prosper? Magiging silent ka lang ba habang ang nangyayari dun sa mga mabubuting tao ay parang kasamaan? Just like what happened to Job. So hindi niya ma-reconcile yung tatlong bagay na yun. God sabi niya, you are eternal, you are sovereign. Alam naman natin yun, di ba? Na God is sovereign. Minsan, ang hirap ding reconcile nung theology yun na God is a sovereign God. Kasi pag sinabi mong sovereign, makapangyarihan eh. At kapag sovereign, parang he ruled the affairs of man. Kaya lang, hindi natin maintindihan bakit niya ina-allow. God, sovereign ka, pero bakit ina-allow mo na magkaroon ng apartheid sa Africa? Bakit mo ina-allow na yung mga batang yon ay matutulog nang hindi kumakain? Bakit mo ina-allow na laging merong giyera dun sa Afghanistan? Wala bang mga mabubuting, mga inosenteng mga tao ron? So hindi natin ma-reconcile yon. Yung theology natin na God, you are sovereign God, at kapag tinignan mo naman yung mga pangyayari sa mundo, di ba? So, siguro, yun yung isang bagay na hindi natin maintindihan, maliban na talagang pagdating ng time na makikita na natin ang Diyos, ang Panginoon, at itatanong sa Kanya yung mga bagay niyon. Pangalawa, sabi niya, you are holy. You cannot behold. Your eyes are too pure to behold evil. Ibig sabihin, hindi mo matignan yung masama. At hindi mo kinukonsente yung kasamaan. Pero, on the other hand, bakit mo inaalaw ngayon etong mga Babylonian army na to na wicked? Kasi wicked sila eh, di ba? Hindi nga sila sumasamba sa Diyos eh. Natatandaan yung istorya ni Daniel kung paano si Nebuchadnezzar gumawa ng isang higanting rebulto niya na pag pinaparada eh, kailangan talagang mag-bow down ang lahat ng tao to worship that golden image. Di ba? At ang i-judge ng mga heathen or ng bansang ito na walang Diyos, sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay yung Judah, people of God. So hindi niya ma-reconcile yun. That's why ang question niya, God, are you fair? It's a question about the fairness of God. Naintindihan po natin? Ang maganda po dito kaya no, after nung magkaroon siya ng complaint, yung second complaint niya, nag-pause siya, merong interlude. Okay? So, ang kagandahan sa kanya, ang magandang katangian nitong si Habakuk, after na meron siyang isang bagay na kinu-question or complaint sa Diyos, hindi siya nagba-backslide. Okay? Parang hinahang niya, and then, ang ginagawa niya, nag-aantay siya ng answer. Go back dun sa verse 1 ng chapter 2. Ano yung sabi dun sa
verse 1. Ang sabi niya doon, nag-antay siya. No, inantay niya yung answer ng Panginoon. Amen pa, mga kapatid? So it's not wrong. Ang wrong doon, mga kapatid, after you question God, magkaroon ka ng doubt, magkaroon ka ng unbelief, ay parang hindi mo yun ilalay down and you will not parang seek for an answer. Magiging masama na yon na nagkaroon ka ng doubt, nagkaroon ka ng unbelief kapag parang hindi mo na pinabayaan ang Diyos na sagutin ka dun sa iyong katanungan. Diba sabi nga nila, sa bawat problema, in every problem, there is a solution. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the way. Diba? Merong paraan. At merong paraan ang Diyos para dun sa bawat problema na ating kinakaharap sa ating buhay. So the good thing about Habakkuk is, mga kapatid, hindi siya parang after questioning God, okay Lord, made up na yung mind ko. You don't care and you're not fair. Period. Hindi. Naintindihan po natin? Tingnan natin yung verse 1. Sabi niya, I will stand on my guard post and station myself on the rampart and I will keep watch to see what He will speak to me. Sa ibang translation, I will wait for His answer. Yun yung magandang bagay dito kay Habakkuk. So pwede po nating tularan, mga kapatid. If you have a question, meron kang concern sa Diyos, sabihin mo sa Kanya, and then sabihin mo, Lord, I will wait for your answer. Because in God, mga kapatid, lagi siyang merong time. Okay? Meron lagi yung tinatawag nating God's time. Pakisabi sa katabi, God's time. Iba yung timetable natin doon sa timetable ng God. At ang sabi ng Bible, Ecclesiastes chapter 3, verse 10 or 11 or 12, sabi doon, He makes all things beautiful in His time, in God's time. Ito naman yung response, no? Ito yung tugon. Ito yung tugon ng Diyos kay dun sa complaint nitong si Habakkuk. Ano yung response niya? The Babylonians will also be judged for their sin. Meanwhile, importante yun. Sabihin natin, meanwhile. Yung mga meanwhile, sabi ni Jesus, for a little while, you will see me no more. Diba? Yung mga little whiles ng buhay, nakakainip yun minsan. Yung mga little whiles na parang walang sagot ang Diyos, sabi mo, Panginoon, ayaw mong sumagot ha, discarte ko na to. Ayaw mo kong sagutin ang panalangin ko ha, didiscartehin ko na to. Diba? So minsan, ganoon. Meanwhile, sabi niya, the righteous will live by faith, trusting God to act justly in His own time. Okay? Sabi ng verse, then the Lord said to me, write my answer plainly on tablets. Ito yung sagot ko dun sa complaint mo. No? Ang parang sinasabi lang niya rito, i-judge ko rin yung mga Babylonian na yan. No? Meron din akong judgment sa kanila. Okay? But for the meantime, you must wait for the appointed time. Napaka-importante po kasi nun eh, yung God's time, yung God's appointed time. Write my answer plainly on tablet so that a runner can carry the correct message to others. This, sabi niya, vision, o yung vision na ipinakita that time ng God kay Habakkuk, di ba yung judgment nung Judah tsaka yung judgment ng mga Babylonian. Sabi niya, this vision is for a future time. Sa hinaharap, mangyayari to. Ang tendency dahil hinaharap, baka mainip sa pag-aantay. Amen?
Ilang mga promises of God ang inaantay nyo? Hanggang ngayon, di pa nangyayari. Promise of healing, promise of deliverance, promise of salvation, promise of God's will. Ano pang mga promise? Wala na? Ang dami mga promises of God. Ha? Ano pa? Promise of prosperity? Ano pa? Promise of second coming? Okay na, panood ninyo. Palabas na, Left Behind. Left Behind. Okay. So, pwede nyo panoorin. So, hindi ko alam kung anong... kasi di ba merong dati, Thief in the Night, mga 1980s pa yun. Eh. Parang rapture din yun. Eh. So, pag napanood nyo, review nyo, sabi nyo sa akin kung okay. Okay. It describes, sabi niya, the end and it will be fulfilled. Very strong word. It will be fulfilled. Mangyayari siya. Sa ayaw mo sa gusto, mangyayari ito. Kaya maniwala ka o hindi, mangyayari ito. Hindi siya nakadepende sa iyo, kundi nakadepende siya sa Diyos na nagsabi at nangako nito. If it seems slow, sabi niya, in coming, anong sabi niya? Anong sabi niya? Panginoon, din ako makapagantay. Diba? If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Kasi meron siyang appointed time. Eh. Diba? Look at the proud, they trust in themselves and their lives are crooked, but the righteous will live by their faithfulness to God. So, sinasabi ng Diyos dun sa question nitong si Habakuk, sabi niya, i-judge din yung mga yan. Pero merong appointed time. Meanwhile, habang inaantay mo yon, you have to trust me. Sabi niya, because the righteous will live by faith. Amen? Kapag hindi natin alam, mga kapatid, ang answer, all we need to do is, trust. Diba? We don't know the answer. Hindi rin natin alam when will the answer will come, kailan siya darating. Diba? But all we need to do is trust. Kaya nga, sabi niya, the just shall live by faith. Actually, yung word na yan, the just shall live by faith, or the righteous shall live by faith, ang daming beses ding nabanggit sa New Testament. Romans, Hebrews. Sabi niya, the just or the righteous shall live by faith. Amen po? So, anong tinuturo nito? Anong ibig sabihin nito itong natutunan natin kay Habakuk? Ano yung ibig sabihin nito sa ating panahon? Tatlong bagay na sinasabi niya patungkol sa Diyos. Number one, God is sovereign. No? God is sovereign. Ginagamit niya yung mga, kahit yung mga bansa o mga taong hindi naniniwala sa Kanya para isagawa yung Kanyang layunin dito sa mundo. Sabi ko sa inyo one time na yung plan of God, napakalaki niya, napakalaki ng scope niya, at hindi lang siya nakafocus dun sa ating mga sarili. Okay, God is sovereign. Pangalawa, God is holy. Ang Diyos ay banal at hindi niya kailanman kukonsintihin ang masama. No, so lahat ng kasamaan na nakikita natin, it will be judged by God. And then, number three, God is just. Life is unfair, pero God is just. Matuwid siya. No, mabuti siya. Okay? And then, three things about us na pinapakita dyan. Number one, we are all sinners. Okay? Kahit paminsan kinukumpare natin ang ating sarili na much better than they, diba? Huwag po natin kakalimutan na lahat tayo ay makasalanan. Subject tayo dun sa condemnation. No? Lahat tayo
Sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. All are sinners. And because we're sinners, we're not better than them. No? Pare-pareho tayo sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo ay nagdepende lang dun sa grace of God. So, maaaring kapag tinignan natin in outward terms, di ba, on physical terms, on economical terms, merong mga tao na mas better than us. Mas brainy sila. Di ba? May mga tao mas brainy kaysa sa'yo. Ibig sabihin, mas autistic sila kaysa sa'yo. Okay? Brainy. Merong mga mas sabihin natin mas angat pagdating sa edukasyon. Kung ikaw nagmaster lang sila, nagdoctorate. 'Di ba? So mas better sila sa iyo. In financial terms, meron ding mga taong mas better. 'Di ba? Pero in the sight of God, mga kapatid, we are all sinners. Subject into condemnation. Pero nagdedepende lang tayo sa grace ng Panginoon. So, akala ni Habakuk, mas better ang Juda kaysa sa Babylonians. Hindi. Pareho silang sinners. Naintindihan po natin? Then, pangalawa, we cannot save ourselves. Kahit anong good works ang gawin natin. Di ba? Parang sinasabi natin, Lord, mas mabait ako kaysa sa Kanya. I deserve better than Him. Mas deserve ko na pagpalain mo kesa sa taong ito kasi mas better ako sa kanya. No. Panginoon, karapat dapat mo akong iligtas kasi mabuting tao ako. No. Sabi ng Bible, we cannot save ourselves. Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating good works. Malinaw ba yun? And then, thirdly, mga kapatid, we should live by faith. Maraming mga bagay na hindi tayo maintindihan. Maraming mga bagay na hindi natin alam kung bakit nangyayari yung mga ganong bagay. Isang bagay lang kailangan natin gawin. We should live by faith. We should trust God. Amen? Amen po ba yun? Lastly, conclusion na. Okay? Conclusion na. Bigyan natin ng conclusion, bigyan natin ng sagot, is God fair? Kasi minsan, nai-equate natin yung life, no? Yung life, yung unfairness ng life dun sa unfairness ng God. Magkaiba po yun. Yung buhay natin dito sa mundo, it's different from sa Diyos. Okay? So, ang ibig lang sabihin nito, mga kapatid, life is not always fair. Ganun naman, di ba? Why life is not always fair? Bakit hindi fair ang buhay? Kasi nandito tayo sa isang mundo na hindi naman perpekto. At yung mga kasama natin, hindi rin naman perpekto. Iba-iba ang perspective ng tao. Iba-iba ang pananaw ng tao, pagtingin ng tao. Sa iba, black's beautiful. Sa iba, hindi. White is beautiful. Di ba? So, maaring tinignan mo, hindi bagay. Pero sa kanila, yun ang bagay. Kasi yun ang maganda para sa kanila. Tama? So, life is not always fair kasi nandito tayo sa mundo. Imperfect world, imperfect people, imperfect na mga circumstances, di ba? Imperfect na rin yung creation ng God. Kaya nga kahit yung creation, nag-aantay siya para dun sa kanyang katubusan, sa kanyang redemption, sabi ng Romans chapter 8. Waiting, ang creation waiting na maging bago siya. No? So life is not always fair, expect mo yan. Kahit Kristiyano ka, magkakasakit ka pa rin. Kahit Kristiyano ka, makakaranas ka pa rin ng mga hirap. Kahit Kristiyano ka, minsan mawawalan ka pa rin ng pera. That's life. Amen? Hindi siya, ang buhay kasi, hindi siya isang fairy tale. Buti nga sana kung fairy tale story na after natanggapin natin si Jesus, ang kasunod nun, and they live happily
ever after. Kaya, akala mo nga, di ba, kapag dumating na yung knights in shining armor mo, and they live happily ever after. Hindi. After ng honeymoon stage, nagbabatuhan na ng ano yan. Saluhin mo to, pinggan. Tag. Eto naman ang saluhin mo, baso. Tag. Di ba? That's not ever after. Okay, mga imperfect yan eh. Imperfect world. Pero one thing is sure, mga kapatid. God is always faithful. And we can depend on the truth. Amen? God is always faithful. Ulitin ko yung sinabi ko sa inyo last Sunday, yung present situation mo is not your final destination. Yung present situation mo, it's subject to change. Tama? Tama ba yun, mga kapatid? Pwede yung pakisabi sa katabi, your present situation is not your final destination. At idugtong mo, the best is yet to come. Why? Because God is always faithful. Sabay-sabay natin sabihin, God is always faithful. One more time. God is always faithful. Isa pa, hanggang pinaniwalaan natin. God is always faithful. One more time. God is always faithful. Sabi mo sa katabi mo, God is always faithful. Sa kabila, God is always faithful. Sa harapan, God is always faithful. Yes, God. Panginoon, marami po kaming mga tanong, Lord God, patungkol sa buhay. May mga problema po kami na kinakaharap. Minsan po may mga struggles, Lord God. But the truth remains, Lord, na kayo po ay mabuti. Hindi po ninyo kami pinababayaan. Kailanman po ay hindi po ninyo kami iiwan. Maaring ngayon, meron po kaming mga pinagdadaanan, and that's part of our journey, Lord God, towards this life. Pero alam po namin yung etong araw pong ito, Panginoon, ay mababago sa mga susunod na araw. Lord, every day is always different from the other day, Lord God. Kaya nga, alam namin na subject to change yung mga pangyayari, yung mga buhay, yung mga struggles na kinakaharap po namin. At alam po namin, O God, na lagi po kayong merong mabuting bagay na nakahanda para sa amin. The best is yet to come, Lord God. Our present situation is not our final destination, Lord God, because you are faithful. Mabuti po kayo, matuwid po kayo. Maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin kung ano yung aming ending. Alam po namin magiging kahantungan po namin kay hinatnan ng lahat ng bagay. There will be a new heaven and a new earth, Lord God. We will spend eternity with you, Lord God. The rest of this meantime, for the meanwhile, Lord God, teach us to live by faith. As you have said in your word, the just shall live by faith, O God. At tulungan din po ninyo kami bilang isang community, bilang isang komunidad ng mananampalataya na magtulungan, magdalanginan, mag-akayan, i-uphold, Panginoon, yung bawat isa sa pamagitan ng panalangin, O Lord God. That's the very reason, the very purpose, Lord God, kung bakit merong community of believers, merong isang komunidad ng mga mananampalataya para magpaalalahanan, para magpalakasan, para magdalanginan, para i-extend ang inyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po. Tulungan po ninyo kami na magawa ang mga bagay na ito while we are journeying in this life, Lord God. Salamat po sa inyong papuri, and everyone say, Amen.